Hey, what's up, mananap? What's up, 10 million viewers and subscribers? And welcome back to our channel. Pero hatik lang. Practice lang to, guys. Ako nga pala si Art, mahilig sa mga animals, especially mga exotic animals. I'm from Davao City, proud Davaoeno, atong bayan. Today's video, guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga keepers and breeders na nag-aalaga ng mga exotic animals. Masunggog yung kukaroon na ni guys, kaya kailangan ko mag-English, kailangan po ko mag-Tinagalog. Para naman maintindihan ng ating mga viewers na nanunood mula sa iba't ibang bahagi o sulok ng bansang Pilipinas. So, laban lang tayo guys. Exotic keepers and breeders. Pag nag-search ka neto sa YouTube, napakaraming videos and vlogs tungkol dito. Kahit ako, pag mag-search ako ng aking mga alagang hayop, maraming lalabas na video about sa kanila. Pero may napansin lang ako. Mostly, ang lumalabas ng mga videos ay mga foreign videos. Bihira lang ang makikita mong mga local videos. Ambot nga no. No, lahi ra dyan pag local videos, di ba? Sa local videos kasi, mas makarelate ka sa topic or content. Kasi, sariling atin ang approach. Sabi nga nila, tangkilikin ang sariling atin. Halimbawa nito ang Schizopelma TV, isang Pinoy na vlogger na naka-base sa UK at mahilig sa tarantula. So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Pag-start ko sa hobby na to, sa kanya talaga ako agad nag-subscribe. Kasi napaka-local ng approach, easy to relate, and Pinoy na Pinoy ang dating. Kung mahilig ka sa mga tarantula, subscribe na sa kanya. Sir Mac Abrera of Schizopelma TV, maraming salamat po sa pag-share ng iyong mga videos. Kaya sa vlog na ito, sisilipin natin paano ang pag-aalaga ng mga exotic animals locally dito sa Pilipinas, especially dito sa lungsod ng Davao, my hometown. Ano-anong pag-aalaga ang ginagawa ng ating mga local keepers and breeders sa kanilang mga exotic animals? Samahan niyo ako guys, kilalanin natin ang ating mga local keepers and breeders dito sa aking channel. Especially sa akong mga amigo, amigang Bisaya, dira sa Visayas o Binay sa Mindanao, please like and share and subscribe to my channel and hit that bell para updated ka sa aking next video tungkol sa mga keepers and breeders at sa kanilang mga alagang hayop. So ngayon guys, pupunta tayo sa bahay ng aking kaibigan na nag-aalaga ng iba't ibang klaseng exotic animals like birded dragon. Yes, birded dragon, isang uri ng reptile o mananap na kilala at makikita sa buong mundo, sa mga pet shop at kahit sa mga tahanan ng mga exotic keepers and breeders. Because of its unique behavior and characteristics, marami ang nagkakagusto nito at nag-aalaga nito. The reason why, napakaraming videos and vlogs about this reptile. From the basic setup, guides, diet, etc. So, tara na! Kilalanin natin siya. So ayun guys, papunta tayo sa bahay ng aking kaibigan. So this friend of mine, medyo matagal na siya sa hobby. So the reason why, siya yung napili ko kasi medyo matagal na siya sa hobby na to. So what are you waiting for? Tara na! Ayan guys, so andito tayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan sa El Rio Vista, Davao City. Pupuntahan natin siya dyan sa loob. So, siya yung kaibigan ko na nag-aalaga ng mga exotic animals. So, tara na! Hi Ken! So, tara guys, tara guys! Okay, tali guys! Hi Ken! So, Ken, may mga question ako sa'yo. So, konting ano lang, background check about you and your hobby. So, first is, ilang taon ka na sa pag-aalaga ng mga exotic animals? Ilang taon? Mag-start ako nung year 2013. So, mga nasa 9 or 8 years yun. And can you still remember ano yung pinakaunang exotic animals na naalaga mo at ilang taon ka na that time? Fan ako ng Geographic at saka Discovery Channel. So, lagi kong nakikita yung mga tarantulas doon. So, gusto kong makapag-keep ng ganun.
Pero wala akong nakita dito sa Pinas or sa Davao. But suddenly may isang kaibigan ako na nag-introduce sa akin ng tarantula. Pagkakita ko, bumili ako ng isang cobalt blue. Yun yung pinakaunang pet na naalagaan ko is tarantula. And may mga 22 years old ako nun. And during the pandemic, Ken, ano yung mga ginawa mong strategies, steps, ways para ma-manage and ma-maintain mo yung mga alaga mong exotic animals? So, ano yung mga ginawa mong ways? Paano na manage? Pandemic o walang pandemic naman, walang pinagkaibahan sa pag-keep sa kanila. As long as kapag keeper ka kasi, kapag may mga hayop ka, kailangan mo din mag-keep or mag... Nakapagpadami ako ng mga feeders ko, kaya wala akong problema sa pag-feed sa kanila, sa pagpakain mo na. Sa ilang taon mo na sa hobby na to, did you join in any competition like yung mga shows ng mga pets or even mga expo about the animals, no, mga exotic animals? May nasalihan ka ba ng mga ganitong mga event? Davao Expo, which is na-held yearly nung wala pang pandemic sa G-Mall, doon po kami nagpapakita o nag-show ng mga pets na inaalagaan namin, which is legally acquired. Okay, Ken, sa vlog na ito, we're going to talk about the birded dragon. So, I heard meron ka mga birded dragon. And since andito na din kami, so pwede masilip yung mga alaga mo. Ito siya is hypo red, possible head trans. Hypo because yung coloration niya is mas lighter than... Ang isang ma-ID mo yung hypo is yung nails niya is kulay puti. Nasa 2 years old na siya, female. Ito isa is yung normal na red. Normal siya, tapos yung nails niya, as makikita mo is color black. Yung hypo is puti. And may mga nip siya kasi nung bata pa, nakagat siya. Agad na mga kasama niya. And ito si Hypo Zero. White nails. Hypo Zero. Male. 8 months old. Hypo Leatherback Trans. Male din. That's 4 months old. Ito is si Donner. Hypo Donner. Female. So yun guys, so this time, let's talk about tips and guide paano ang pag-aalaga ng mga birded dragon na to. Sa akin, sa pag-keep ko, most preferable na ginagamit ko na size is at least 3 feet na length. And yung width niya is at least pinaka mababa is 15 inches to 18 inches. And yung height is at least nasa pinakamataas ka, pinakamababa na yung 20 inches. Kasi sa bearded dragon, mahilig silang umakyat. Parang semi-arboreal sila na hayop. Kasi minsan natutulog sila nasa duyan. Ganun. So minsan naman nasa ground lang. So mas maganda kapag nagsa-set up ka, kumpleto yung ano nila. Kasi mostly tulad ng mga babies pa, mahilig sila umakyat. Ang prefer na enclosure is yung ganito. Kasi mostly may iba gumagawa ng kahoy wood. Pero in time, syempre nasisira siya. So hindi siya naglalast ng matagal. Unlike sa ganito, aluminum is ma-assure mo na parang lifetime na rin, parang may forever sa aluminum. Ventilation, isa sa pinakamalaging part ng enclosure talaga nila. Kasi
yung move nila talaga mabaho. Mabaho talaga. So, kapag na dumadami, syempre na mabaho talaga siya. Kaya yung isa sa ventilation ko is ganito. So, sa lighting, kung yung Bearded Dragon mo nasa 3, 4, 5 lang, kung kukunti lang, pwede mo naman, ano, everyday ka na lang mag-bus sa labas. Mas prefer nila yung at least natural yung sunlight. Pero may times na busy ka, kaya kailangan mo ng UVB bulb. No, tulad nito, ito yung ginagamit ko. If busy ako, hindi mo sila mabas sa labas. So, ginagamitan namin ng UVB. Kasi yung heat, kailangan nila para matunawan sila. The more mainit, no, the more sila natutunawan, mas mabilis din sila lumaki. Based sa experience ko din ng pag-UVB, mostly ito lang yung gamit ko na light bulb. No, ito ganito. So, ito lang yung gamit ko na UVB bulb. Wala namang problema so far. Ito kasi na bulb is more cheaper than other bulbs na binibenta sa labas, no? But, although, di ko siya nire-recommend talaga, but, sa opinion ko lang, okay na gumamit ng ganitong bulb. So, sa substrate naman, every keeper may kanya-kanyang decision, may kanya-kanyang opinion sa substrate. But, based sa akin, yung pinaka-prefer ko nga ginagamit is yung papel. Or or newspaper. No, kasi isa sila sa pinakamadali linisin pag nadumihan, i-trampol lang, tapos tapon, tapos palit agad. Then, ilalagyan ko lang ng mga bato-bato, tsaka mga kahoy, no, for design na lang. Yung BD, Bearded Dragon, mahilig sila, tulad na sinabi ko nina, mahilig sila umakyat. So, kaya nilalagyan ko ng mga ganito. Pero mostly, kung wala naman, okay lang din. Mostly, nilagay ko ito for design. So, sa diet naman, so, binibigyan ko sila ng varieties of food. Example, today, binigyan ko sila ng superworms. Ito. Superworms with calcium and multivitamins. And, tsaka, the other day, binibigyan ko sila ng treats, cockroaches, yung orange head, or dubia. Minsan, every week, at least two times a week, no, nilalagyan ko sila, pinapakain ko sila ng mga gulay. Kasi, aside sa insects, kumakain din ang Bearded Dragons ng gulay. Tapos naman, isa sa pinaka-importanteng part ng supplements nila is itong calcium powder. Itong calcium powder, syempre with D3, kasi yung D3, ito yung tumutulong na mag-absorb ng calcium. Tapos yung Hyperbite na ginagamit ko is Hyperbite Multivitamins, which is for vitamins ng mga Bearded Dragons. So ayun guys, klarong-klaro ha. So na-explain lahat ni Ken so ano yung mga tips and guides sa pag-aalaga ng mga Bearded Dragon na ito. But Ken, sagit lang, may nakaka-capture sa aking attention. Halika kayo guys. So ano ito Ken? So may napansin akong nakas-hang sa kanyang wall. So can you explain about this? Yan yung CWR, which is Certificate of Wildlife Registration, no, na, which is inisyo ng government na ang mga pets na na-keep ko is legally acquired. Kasi sa government, no, may batas tayo na pina-follow, which is kapag nakikip ka ng exotic pets, na kailangan nabili mo yung pet mo legally acquired. So, thank you din kay Art, no, sa pagbisita sa lugar. Tsaka, lahat po ng mga sinabi ko is my own opinion po lang, no, sa experience po ng pag-keep ko is yun lang po is isinare ko. Then, shoutout na lang din po sa URK and shoutout din kay RJ Lamban sa pag-sponsor ng Hyperbite Multivitamins at saka calcium powder PDC. So ayun Ken, thank you very much sa pag-share ng yung knowledge about this Bearded Dragon. And guys, this is not yet a goodbye kasi in my next video, sisilipin natin yung iba pa yung mga exotic animals kasi hindi lang Bearded Dragon ang nandito sa bahay niya. So in my next video, abangan nyo yan guys. So please like, share, and subscribe to our channel para sa mga latest and new videos about mga exotic animals. And like I said kanina, this is not yet a goodbye. See you! So ayun guys, in handling and keeping exotic animals, meron po tayong batas na sinusunod, especially dito sa Pilipinas kasi mga exotic animals po sila. Maybe in my next video, we will discuss about legality in handling exotic animals and also about the CWR or the Certificate of Wildlife Registration, a permit issued from the Department of Environment and Natural Resources. Thank you for watching guys. Good luck sa gusto mag-alaga ng mga Bearded Dragon. I'm sure magugustuhan niyo talaga sila. Kahit ako, gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong Bearded Dragon soon.
I hope supportahan niyo ang channel ko and supportahan natin ang ating mga local keepers dito sa Pilipinas, dito sa aking channel. Samahan niyo ako ulit guys sa pagkilala ng ating mga local keepers and breeders sa aking susunod na mga videos. Kung may mga katanungan po kayo guys, mga questions, comments, ideas, suggestions para sa ating channel, please feel free to comment down below in the comment section. Kung nagustuhan niyo ang aking video guys, please give me a thumbs up. Shoutout pala sa Davao Region Exotic League and Team Dora of Davao City. Guys, andam na ba mo? Kahit kamunay, sunod. See you in my next video guys. What's up? Mananap!